So let's talk about this budding of goats. So first of all, ato asag i-restrain ang atuang kambing, no? So kung naa kay partner, there is someone to hold the goat, no? Gunitan siya. Then kung wala kay partner, you should have, no? Dapat naa kay this budding rack para dito ma-restrain ang imong kambing. Then after that, mahatag ta og mga tambal sa atuang hayop, no? Una diha is ang antibiotic to prevent infection. Ikaduha ang vitamins to boost resistance. Then the dewormer to control the parasites. No? So, reminder lang, sa paghatag og tambal, situit na dapat different sites ang atong injeksyonan o atong puslukan sa dagom. No? So, kung sa pikas paa ang antibiotics, sa pikas paa ang atuang vitamins. O ang atuang dewormer, duha ka klase, pwede siya oral, pwede siya injectable. So, depende na sa inyo ako nga sa inyohang gamiton. Sa pagsunog sa sungay sa kambing, no, we see to it nga itong gamit nga this budding iron or this budding rod is not too hot and not too cold, no, sakto lang ang kainit niya. So atong ginasunog ang blood supply sa kambing, no, nga mo'y nagahatag ng sustansya para ma-develop ang sungay sa kambing. So hinahinayon atong sunog hantod nga matanggal ang iyahang keratin. Then from there, atua siyang sunugo, no, hantun nga magpula or mag reddish brown ang color sa iyahang sungay. But pasabot, luto na ang sungay sa kambing. So ginasunog na to ang iyahang sungay for the reasons na safety nila o safety po sa ato ang mga caretakers sa ato ang kambing. No? Then pag mag reddish brown na siya, no, so but pasabot, luto na siya, atua na siyang applyan o petroleum jelly. Pwede po aloe vera, pwede sa jinduloy, no, para maisen, no, or mapapha ang sakit sa iyang na iyang gibati sa iyang sungay. So maulan na, no, ang proseso sa pagsunog sa sungay sa kambing.